So kayo mga chok, mga chan, good day, welcome naman sa panibagong video natin today. So ang tatalakayan natin today ay yung mga pamahiin ng mga Pilipino. So sinasabi ng mga Pilipino daw ay isa sa may pinakamaraming pamahiin sa buong mundo. No, yung iba, kahit walang saktong rason, eh, naniniwala talaga sila sa mga pamahiin na ito. Example na lang yung, kumari, may magpuputol na kuko sa gabi. Tapos sinasabihan nila, uy, bawal magputol sa gabi. Tapos sumagot naman na, bakit bawal? Eh, wala silang masagot eh. Basta bawal. Pero kahit ganun, sinusunod pa rin lang. So bago natin pagpatuloyan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa panibago nating video. So yun nga, ito yung iba't ibang pamahiin ng mga Pilipino. So una, sa pagtulog. So sinasabi ng mga matanda, kapag binabangungot ka daw, wala tulog. So pag nagising ka, baliktarin mo daw yung unan mo para hindi ka bangungutin ulit. So yun yung unang pamahiin natin. So pangalawa, iwasan matulog na yung uluhan malapit sa pintuan. So yun, dapat uwasang magwalis sa gabi kasi lumalabas daw yung swerte. So yun, pang-apat, iwasan magputol ng kuko sa gabi, iwasan mag-delcutter sa gabi kasi daw ang mangyayari, magkakasakit daw yung isang membro ng pamilya. So ito naman, para sa mga taong single, iwasan na pagligpitan ang taong single na kumakain pa para ito ay may chance pang makapag-asawa. So ito naman, sa mga patay, iwasang mapatakan ng luha ang kabaong ng namatay upang ang namatay ay tuloy ang manahimik ang kaluluwa. Diba? Bawal magpakuha ng larawan ng tatlo dahil ang nasakit na ay mamamatay. Most of us naman nagpapapicture na nga kahit tatlo tayo, wala naman nangyayari. Ito, most of us sinasabi, ginagawa natin to. So para hindi makagambala na inkanto o ano mang espiritu, sinasabi natin ito na tabi-tabi po. So ito naman, isa pa. Kung naliligaw ka sa isang lugar, lalo na noon na wala pang ways, so baliktarin mo lang yung damit mo. Pero ngayon, pag naliligaw na tayo sa isang lugar, well, gagamit na lang tayo ng ways o ng Google Map. So ito pa, iwasang isuot o isukat ng bride ang wedding dress niya bago ang kasal. Kung hindi daw, di daw matutuloy yung kasal. So eto pa isa, yung malas na numero 13. So Friday the 13th, diba sinasabi lang delikado daw lumabas sa malayo. So dati hindi talaga lumalabas sa mga tao pag hindi importante yung mga mga pupuntahan nila. Pero ngayon parang hindi na siya ganun ka big deal sa mga tao. So, kaya mga tao kahit Friday the 13th, gagala na talaga sila. Yung iba nga, nagdi-disco pa, nagna-nightlife pa. So, for me, siguro malas nga talaga yung number na yun. So, yun yung mga iba't ibang pamahiin na sinusunod ng mga Pinoy. Isipin nyo yung mga Pinoy, sinusunod yung mga pamahiin kahit wala namang eksaktong dahilan kung bakit nila susundin yun. Pero isipin nyo, this ECQ, dahil sa nangyayaring pandemic, may ECQ tayo. Yung ECQ, sinasabi niya, bawal lumabas ng bahay kasi nga para maiwasan pag-spread ng virus. Pero yung mga Pinoy, labas pa rin ang labas. Isipin niyo, sinusunod nila yung mga pamahiin na wala namang eksaktong dahilan na susundin nila. Kaso yung batas naman na may eksaktong dahilan kung ba't nila susundin, hindi nila sinusunod. Iniisip pa ng mga Pinoy yung pamahiin na yan kaysa yung batas na para naman sa ating lahat. Hindi ko naman nila lahat, but most of Pinoy. Kaya nga ito tayo ngayon eh. Parang kinukuha natin yung gold ng Southeast Asia. Paramihan naman ng mga mamatay sa COVID. So that's it for today guys. Sinasabi ko lang yung mga pamahiin mga Pinoy. Bato-bato sa langit, matamaan, huwag magalit. It's all good in the hood. So please do like, comment, subscribe. Peace out.